Itu yang kita ke warungnya. Apa gini yang makan? Tapi kemarin udah ikut aku. Ini yang dari tingin dito na rin. Lagu tayo, lagu. Actually, walang misa. 7:30 na. Thank you.
kanina pa ito excited at sila yun. Yeah. Super. Obvious na rin si Kibi, pati si Bro, obvious na rin. Parang tumaba ka, anak. Bayan natin ang kanalangani,
Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang umaga, Kiboy and Riza. Bago tayo magsimula, gusto ko lang pagkasamantala at samantala ng talaga ang buhay natin sa mundo. Si Father Lito. Father Lito, palakpakan muna natin si Father Lito. At mga kapatid, narito tayo para sa pagdiriwang ng nagaganapin natin ngayon, lalo na sa pag-iisang dibdib ni Kiboy at ni Riza. No? Kaya ipanalangin natin sila. Ito ang maya-maya sa kanilang panunumpa, isang pagbabagong mga magaganap sa kanilang pagsasama, maghihingi ng pagbabasbas ng ating Panginoong Diyos. At sila maya-maya ay mangangako sa isa't isa sa harap nating lahat at sa harap ng ating Panginoong Diyos na sila ay magsasama Diyos. Ang Panginoong Diyos din ay mangangako na sasamahan sila habang buhay sa kanilang buhay may asawa. Kaya mga kapatid, sa special na misa ngayon, ating ipanalangin si Kiboy at si Riza, naway palagi silang gabayan, samahan ng ating Panginoong Diyos sa kanilang pagsasama. At bilang paghahanda natin sa banal na misa ngayon, tumahimik po tayo ng sandali. Alalahanin natin ang mga pagkakataong tayo naging makasarili, na tayo nanakit sa ating kapwa, sinakta natin ang ating Panginoong Diyos, ang sarili at... Sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos, kawaan tayo ng makapangyarihan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iyong itinalaga na ang pag-iisang dibdib ay maging sagisag ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang banal na sambayanan. Sa pinagdurugtong na buhay ni na Reginald Kiboy at ni Riza, na ngayon umaako sa banal na tipan ng kasal, naway mangibabaw ang ipinahayag nilang pagmamahalan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Sinabi ng Panginoon, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng mga kasama at mga kapulong. Kaya, tumikha siya ng mga tugon po. Tumayo po tayong lahat upang pagtanggal ang banal na Ebanghelyo. Sumain niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, may mga Pariseong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan. Ito pong kulyon ay isa sa mga tinatagurian ng mga Hiswitang mission area. May isa pang mission area sa bukid noon na malapit din sa puso ko, yun ang Mirayon. Isa sa mga hindi ko makakalimutang pagdalaw ko sa Mirayon ay yung may tinatawag silang tribal rite na nangyayari lang once a year kapag full moon, no? Yung iba nahati ang katawan, dito naman may tribal rite. Okay. So dito sa Mirayon na to, nitong araw na to, nagsama-sama yung mga katutubo sa isang bundok. At meron silang pinatay na isang baboy. Isang baboy lang. Tapos nung pinatay isang baboy na yun, pinaghati-hati sa mga katutubo. Bawat tribo, mga magkakahiwalay, kumuha ng mga konting piraso lang ng baboy, tapos dinala nila sa iba't ibang lugar nila. Pagdating po nila sa iba't ibang lugar nila, niluto nila kanya-kanyang kaldero, kanya-kanyang uling. Tapos pagkatapos ng niluto, dala-dala nila yung mga baboy na yun, kasama yung mga kanin na kabalot sa dahon ng saging, nilalagay sa isang lamesita na gawa ng kawayan, yung parang inupuan nyo. Tapos nilagay nila lahat-lahat doon. Tapos, so nakapalipot na ngayon yung lahat ng tao matapos ialay yung mga baboy nila na naluto at yung mga kanin. Matapos nun, pauupuin ang lahat. Tapos uupo at nakasama ko umupo na ng tahimik. Wala nagsasalita. Pagkatapos nung tatayo ang pinakapinuno nila, yung pinakamatanda, yung pinakaninuno nila. Pagtayo niya, magsasalita siya ng katutubo at titingin sa langit. Hindi ko naintindihan kasi ang tawag doon ay binukid na salita. Tapos kinakausap niya yung langit.
Alam niyo po, nakakakilabot yung pangyayari yun. Kasi hindi ko alam kung sinasadya, pero naging makulimlim ang lugar. Tapos alam niyo po yung itsura ng langit na makulimlim, tapos sa gitna, bubuka, at parang may butas lang. At nakakakilabot po, yung parang butas na yon, doon lumabas ang araw at parang tumama pa talaga doon sa lamisita. Nakakakilabot po, humagulgol po ako nun, hindi na iyak. Nakakakilabot na makita ang mga katutubo na mag-alay at basbasan na isang ilaw na galing sa langit na hindi maipaliwanag, na parang may spotlight yung lamisita. At yung ninuno, hindi lang nagsasalita, nananalangin pala siya. Nagpapasalamat sa kanilang inani, nagpapasalamat sa baboy na napalaki at dinadala sa altar para pasalamatan ang Panginoon na nag-alay ng lahat ng natanggap nila. Ang galing-galing. Sa totoo lang, ang dating po ng ritual sa akin na yon ay misa. Yung pinakamatanda sa kanila. At yung ginagawa namin itong panalangin, yun din ang ginawa niya, nananalangin sa nagpapasalamat. Misang-misa po talaga ang dating sa akin. Sapagkat kung titingnan po natin ang kasaysayan ng misa, nung sinaunang panahon, ang mga tao din ay may kanya-kanyang tinanim at yun ay papamahagi. Ganun po ang essence ng pagmamahal ni Tiboy at ni Risa sa isa't isa na dinadala natin sa altar para basbasan. Ganun po ang ginagawa natin sa tuwing nagmimisa tayo, sa tuwing may sakramento. Pinababasbasan natin at pinababanal ang mga bata kapag binibinyagan, kapag kinukumpilan, kapag kinakasal. Dinadala natin sa altar para basbasan. Bakit? Sapagkat kinokonekta natin yung pagmamahal na yon doon sa Diyos na pinagmula ng lahat ng pagmamahal. Ganon din po sa mga katutubo. Kinikilala ng mga katutubo kung saan talaga galing sa altar. Nakatuwa kasi nandito kinakasal si Kiboy at si Risa at nandito din ang bagong pari natin. Alam niyo, obvious naman na mas guwapo ako sa kanya, pero mas pagkait po siya kaysa sa akin. Bago ordina, no? Bago na ordinahan si pari dito, malas niya ako mihawak ng mic. So, gaganti din yan sa makapay sa isa't isa at ang Diyos na konektado sa inyo ay nananako din sa inyo. Kaya basbasan nawa kayo, Kiboy at Risa, ng dalawang pupang anak. At sana basbasan pa kayo na matinding pagmamahal sa isa't isa. Ayan, excited na si Risa sa dalawang pupang anak. Parang nag-aalala ka na, Kiboy. Sus, Mari Joseph. Hayaan mo, tatagal ka pa sa kumbento. Makakasama ka pa namin. Gusto ko lang magtapos sa pagbabahagi na siguro mas kilala ko si Kiboy, kaya gusto ko lang magpasalamat at kilalanin yung pagdadakila ni Kiboy sa paglilingkod sa simbahan. Yung lampas-lampas pang pagsisilbi niya sa simbahan. Yung pagmamahal niya sa simbahan. At doon napapatunayan na yung pagmamahal, pinapakita niya pagmamahal sa simbahan, paglilingkod sa simbahan, ay isa din yung pagpapakita ng tapat niya pagmamahal sa iyo, Risa. Kaya swerte niyo sa isa't isa. Si Kiboy swerte. Hindi ko lang alam kung swerte si Risa. Swerte na. Dahil sa pagsisilbi at babalita ni Kiboy. Kaya congratulations, Kiboy at Risa. At sa lahat ng naririto, supportahan natin si Kiboy at si Risa sa pagmamahalan nila. Supportahan natin kasi isipin mo naman, 20 anak, di ba? So, congratulations, Kiboy at Risa. Aming apunan, muli kayong nakisalo sa hapag ng kanyang pagmamahal. Ngayon na may kusang loob na kayo dumudulog sa sambayan ng ito at humihiling ng panalangin upang ang inyong panghabang buhay na pagbubuklod ay pagtibayin ng Panginoon. At kayo naman mga kapatid na nakitipon ngayon ay manalangin para kina Kiboy at Risa at bukas palad silang tanggapin bilang magkaisang dibdib sa ating sambayan ng Kristiyano. Hinihiling ko ngayon na buong katapatan ninyong ipahayag ang inyong damdamin sa isa't isa. Risa, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang magkaisang dibdib si Kiboy na iyong pagkamamahalin at paglingkuran habang buhay? Opo, Padre. Kiboy,
Bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang magkaisang dibdib si Riza na iyong pagkamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Kiboy at Riza, nakahanda ba kayong gumanap sa inyong pananagutan sa simbahan at sa bayan na umaasang inyong aarugain ang mga supling na ipagkakaloob ng Poong May Kapal upang sila ay inyong palakihin bilang mabubuting mamamayang Kristiyano? Kiboy at Risa, sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, paglaupin ninyo ang inyong mga palad at ipahayag ninyo ang mithiing magtipan sa banal na sakramento ng kasal. Risa, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Kiboy na naririto ngayon alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Sumasang-ayon po, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang may bahay? Opo, Father. Nakalaan ka bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Father. Kiboy, sumasang-ayon ka ba na maging may bahay si Riza na naririto ngayon alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang asawa? Opo, Father. Nakalaan ka bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Father. Ngayon, sabay-sabay ninyo itong dasalin. Ama namin, kami po ay inyong loobing magkaisa ng kaloob at damdamin mula ngayon sa kaginawaan at kahirapan, sa karamdaman at kalusugan, sa lahat ng araw ng aming buhay. Bilang tagapagpatunay ng simbahan, pinagtitibay ko at binabasbasan ang pagtataling puso ng inyong pinagtipan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.